Ilang kolorom na sasakyan ang naharang ng LTFRB kahapon. Matatanda ang kolorom na van ang ginamit sa pang-hold up at panggagahasa umano sa dalawang babaeng pasahero. Balita natin ni Marisol Abdurrahman. Isa-isahin ng mga inspektor ng Technical Division ng LTFRB ang mga sasakyan sa Quezon Memorial Circle. Ang target, mga kolorum. Di lang mga pribadong sasakyan, kundi maging UV Express na kumpleto ang markings. Verify ang mga papeles. Ang mga walang problema, diretso pasada. Pero ang mga kaduda-duda, isinama. Gaya ng isang ito na nang i-verify ang plate number si LTFRB Franchise Verifier, lumabas na kansilado ang prangkisa. Posibleng DS po ito, dapat mapalitan. Then, actually, tumatakbo pa. Ngayon po, pinapunta ko po yung may-ari po, tinawagan ko po. Ngayon, on the way na po sila. Matatanda ang kolorum na van ang ginamit ni Wilfredo Lorenzo na inireklamo ng pang-hold up, panggagahasa at pangmumulis sa umano ng dalawang babaeng pasahero. Ang kasama ni Lorenzo na si Alfie Torado napatay matapos umanong mang-agaw ng baril habang ibinabiyahe. Abala man lalo na sa mga nagmamadali, welcome daw sa mga pasahero ang mga ganitong operasyon ng LTFRB. Mas maganda na rin po to na malaman natin kung talagang tunay po ba yung driver. Okay naman po kasi lately kasi marami pong mga kolorum na van tsaka yung mga wala pong legal na papel. Okay din maging sa mga driver ng UV Express. Para yung iba makalama yung mga nangungulorum ba? Yun. Kasi nadadami mga tulad na driver. Nagsagawa rin ng operasyon si EDSA Pasay. Tatlong sasakyan naman ang hinuli. Kabilang ang isang ito na bagamat kumpleto ang markings na pag-alamang plaka pala ng truck ang ginamit at ang private van na ito. Puno. Puno siya. Okay. Puno siya. Nasinagan sa gitna. Yun. At nakita namin may tao. Yun yung pinapara namin. Ayon mismo sa mga enforcer ng Technical Division ng LTFRB, marami rin talagang mga kolorum na sasakyan ang bumabiyahe. Pero aminado silang hindi madali ang kanilang operasyon laban sa mga ito dahil kakaunti ang kanilang bilang kung ikukumpara sa mga illegal na nag-ooperate. Kaya isinusulong ni LTFRB Board Member Ariel Inton na gawing criminal offense ang pangbiyahe ng kolorum. Sa kakulangan ng manpower at sa dami ng ng kolorum ay sa tingin ko kinakailangan na natin maging criminal offense ang kolorum. Marisol Abdurrahman, GMA News.